kaka-showbiz. Kalmado si Kim Atienza sa naging sagot niya sa panawagan ng isang netizen. Nitong August 12, 2022, ay nag-tweet ang Twitter user ng "Resign Kuya Kim, I don't want to see you on TV anymore." Ito ay reply sa tweet, "Just answer the question, Kuya Kim Atienza, or just refute the allegation." Ang unang screenshot ay tweet ng isang Ryan Baldomino Acubera na nagtanong ng kakamping ba si Kuya Kim, na sinagot ng isang Iya Grospe ng "No po, apology siya." Ang nasabing Twitter user ay hindi ABS-CBN account at wala itong kaugnayan sa Kapamilya Network. Sa ikalawang screenshot ay nagreply si Kuya Kim ng Iya Grospe, "Huwag niyong pasukan ng politika ang klas ko. Pag itinuloy niyo yan, mag-resign ako, okay? Malinaw yan." Sa mga hindi aware at nagtataka sa reply ni Kuya Kim, kamakailan ay nag-trending ang International State College of the Philippines dahil sa viral satire post nito. Nagsimula yun sa memes tungkol sa program offering nito hanggang sa unti-unting pagdadagdag ng mga kilalang personalidad bilang mga profesor o empleyado nito. Sumali rin ang mga netizen sa pag-post ng profile ng mga profesor, programa at maging ng school website. Naglabas ng statement si Kuya Kim noong August 5 na isang scam ang post ng ISCP na siya umano ang dean ng universidad. Pagkatapos ng ilang araw ay sinabayan din ni Kuya Kim ang trend ng ISCP sa social media, kabilang na ang mga pagiging dean nito sa paaralan at pagbibigay ng mga reaction paper para sa mga estudyante ng ISCP. Since ganun ang reply ni Kuya Kim, pero pagdating sa kanyang trabaho ay seryoso ang mga reply at tweet ni Kuya Kim. Matatanda ang mas napadalas ang pagiging newsmaker ni Kuya Kim mula nang lumipat siya mula sa ABS-CBN patungong GMA7. At bagamat madalas siyang sumagot sa mga netizen, chill lang naman siya, lalo na kung may misconception o misinformation sa comment ng netizen. Aniya sa isa niyang post nitong August 14, "Twitter can be beautiful place for everyone, regardless of political affiliation or network preference. Love and respect to everyone." How true kaya ang mga balibalitang nagsisisi na raw ang host sa pag-alis nito sa Kapamilya Network? Binalikan tuloy ng ilang mga binitawang pangako noon ng weatherman nang makapanayam ito ng namayapang kolumnista ng Philippine Star hinggil sa pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN. Saad kasi ni Kuya Kim sa kanyang interview noong September 2020, "The ABS-CBN ship is still afloat and is very much alive. I shall stay a Kapamilya till its last breath." Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. Salamat sa mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.